Bisaya, Tagalog. Okay lang? Hello. Shall we stand in reverence to the Word of God? And I hope you have your Bible with you. Ating basahin sa 2 Samuel chapter 9, verse 1 to 7. 2 Samuel chapter 9, verse 1 to 7. Ako na lang diretso basa, and then mag-pray tayo. The Bible says in 2 Samuel chapter 9, 1 to 7, and David said, "Is there yet any that is left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake?" And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. When they had called him unto David, the king said unto him, "Art thou Ziba?" And he said, "A servant is he." And the king said, "Is there not yet any of the house of Saul that I may show the kindness of God unto him?" And Ziba said unto the king, "Jonathan hath yet a son, which is lame in his feet." And the king said unto him, "Where is he?" And Ziba said unto the king, "Behold, he is in the house of Machir, the son of Amiel in Lodibar." And then the king sent, and the king David sent, and fetched him out of the house of Machir, and the son of Amiel from Lodibar. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, "Mephibosheth," and he answered, "Behold thy servant." And David said unto him, "Fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy servant, my father's sake, and will restore thee all the lands of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually." Bigyan po sa ta. Amahan among langit noon Ginoo, nagahangyo ko kanimo Dios nga tagae ko Lord og wisdom. Tagae ko Dios o kaalam nga sa pagdala nako Ginoo sa imong pulong, ikaw mo ay mahimaya. Ikaw, Dios, ang mag-glorify. Iyangyo na ako nga tabunin ko Ginoo sa imong dugo o i-guide mo ko Ginoo sa imong balaan ng Espiritu. Iyampon ako, Dios, nga karong hapon sa among pagwali sa imong pulong, kini masabtan Ginoo sa bawat isa. At mag-resulta, Lord, na maging effective kami sa aming pag-serve sa iyo, Panginoon Diyos. Ito pong lahat ay dalangin ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's be seated. Merong dalawang magkaibigan. Ang isa ay mayaman na mayaman. Ang isa naman ay mahirap. Kung ang kaibigan niya na mayaman ay mayaman na mayaman, ang kaibigan naman niya na isa ay napakahirap. Ang sabi ng mayaman na kaibigan sa kanyang kaibigan na mahirap, sabi niya, "Kaibigan, pupunta ako sa ibang bansa, pero babalik ako." O sige, sabi ng kaibigan na mahirap. Sabi ng mayaman na kaibigan, "Pero ako iaalis, bibigyan kita ng assignment." Kasi nga, mayaman nga siya eh. Sabi niya, "Meron akong plano na pinapagawa, plano ng bahay, igawa mo to." At iniwan siya ng booklet, isang cheque na booklet, na may pirma na sa may-ari na mayaman. Sabi niya, nasundan niyo ba ako? Hello? Sabi niya, "Gawin mo tong bahay na to habang wala ako,
ito yung checkbook. Mag-withdraw ka lang sa banko kung gusto mo at sundin mo yung plano ng bahay na ipapagawa ko sa'yo. Pero, babalik ako. So, umalis na yung mayaman na kaibigan at yung kanyang mahirap na kaibigan confuse siya, nag-worry siya kung totoo ba talaga yung sinabi na mag-withdraw at gagawa ng bahay dito sa lupa na ito. So, lahat ng booklet na cheque, meron ng perma, signature ng may-ari na mayaman. Sinubukan niyang mag-withdraw ng cheque, kasi ang isang cheque, 50 kalaman yun, nag-withdraw siya ng 100,000. Pag-withdraw niya sa 100,000, nakuha niya yung 100,000. So nalipay siya, kay pobre man siya, palit siya dayon huwag ka ng pagkaon nga, mabusog siya. So, 49 checks na lang. Withdraw ulit siya kinabukasan. Pag-withdraw niya, 200,000. Na-withdraw niya ang pera. Pagkatapos, inibata niya mga kaibigan niya. Nag-barkada sila, nag-inuman. So, ganun yung story hanggang sumikat na siya ng sumikat sapagkat marami nga siyang pera eh. Nag-withdraw siya ng 1 million. Nakuha. 2 million. Nakuha. Winaldas yung pera. So sa madaling sabi, naubos na, malapit ang maubos yung cheque niya. Nakalimutan niya na mayroon pa silang project na gagawin. So, last na withdraw niya, ganun pa rin ginawa niya. Na hindi niya binigyan ng priority yung trabaho na pinagawa sa kanya. Ang ginawa niya, instead na maganda yung building, granite yung building, maganda paggagawa, well ventilated, talagang maganda yung, everything was talagang maganda paggapla. Ang ginawa niya, wala ng granite, ano na lang, ordinary na lang na rough na lang na simento. Dayon, instead na maganda yung bubong, ginawa niya kawayan at saka nipa. Nipa na lang. Kaya nahurot naman niyang kwarta. Hello, nasundan niyo ba ako? So, nung naubos na ang pera niya at pangit paggagawa ang kanyang bahay na supposedly maganda, dumating na yung kanyang kaibigan galing ibang bansa. At tinawagan siya, kaibigan, kumusta? Ang kaibigan niyang mahirap, kinakabahan. Kasi nga, yung pinapagawa na bahay na maganda, pangit na paggawa, nipa na lang, kawayan na lang, rap, wala na mga bintana, puro na lang mga slatted na kahoy. Sabi ng mayaman kaibigan, mag-meeting tayo sa isang lugar, merienda tayo. Kinabahan na yung mahirap na kaya sapagkat hindi nga nagawa yung ginawa niyang project eh. Sabi ng, so nag-meet sila sa isang restaurant. Pag-meet nila doon, siyempre, kinabahan na yung mahirap na kaibigan. Sabi ng mayaman, bakit ka kinakabahan? Anong problema? Siya, wala naman. Sabi ng mayaman, kain ka dyan, kain. So, kumain siya, pero kinakabahan talaga siya. Sabi ng mayaman, kumusta yung project, yung plano na pinagawa ko na building, na bahay? Sabi niya, hindi siya makapagsalita. Kasi hindi niya ginawa ng maayos eh. Ubos na pera. Pangit pagkagawa ng bahay. Sabi ng mayaman na kaibigan, huwag kang mag-alala kasi yung bahay na ginawa mo sa'yo na yon. Hello. Halimbawa, ikaw yung mahirap na kaibigan. Ganun yun nangyari. What will you do? Ang plano nga gihatag sa tao, pasumbingay raman eh, ang plano ato, morning Bible. Kaning Bible, morning plano sa atong kinabuhi. Amen? Katong checkbook sa bangko, mautoy atong edad. Edad ba nga, nahimugso ka hangtod mamatay ka, mautoy atong checkbook, cheque na to.
Og dili nimo sundon ang Bible, maguba ang atong kinabuhi. Amen? Hello. Maon nga, ang plano sa atong kinabuhi, kinahanglan atong sundon ang Biblia. Kay mo man ay design ng Diyos sa atong kinabuhi. Katong atong kwarta sa bangko, mautoy atong oras. Kay kanang atong kwarta, mahurot man yun na. Kanang atong kinabuhi dinidili, manta mo dugay. Kay muabot man yun ang panahon, ingon ng Bible, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Ang title sa message nako karong gabi is When the Light Comes In. Ang ilaw, kapatid, ito true story, ah. Merong isang unbeliever sa bahay, sinulwining ng pastor. Yung pastor na totoo, di ba? So, nireject niya yung gospel na tinuro doon sa nakatira sa bahay. Ayaw niyang tanggapin na si Kristo ang tanging tagapagligtas, wala nang iba sa ating kasalanan. Nireject niya. Pag-alis niya, merong pumasok na Mormons at naniwala sila sa doktrina ng Mormons kaysa doktrina ng pastor nga si Kristo ang dalan o ang katotohanan kinabuhi. Walay mag-adto sa langit maliban kung tanggapin mo si Kristo Jesus. So when you reject the light, pag nireject mo yung ilaw, ang atong kinabuhi becomes dimmer and dimmer and dimmer. Magangit-ngit. But when you accept the light, ang imong kinabuhi, magkahayag o magkahayag. Nga naman, kay ang kahayag, kapatid, si Kristo man ang kahayag sa atong kinabuhi. Hello. Si David, ang atong subject matter ngayon, si Mephibosheth. Si David, sa unang panahon, mga igsoon, og magira ganin ang kingdom against kingdom, wala gyoy mabilin nga bisag bata, patyon gyud lahat para walay continuity sa kingdom. Patyon gyud lahat, walay ibilin. So, si David, nahimo siyang hari, kay gipulihan man ng Ginoo si Saul, kay si Saul, daotan man nga hari, di man siya mos tuman sa pulong sa Dios. So, madaling sabi, si David ang naging hari sa Israel o Juda. Paghari ni Ding David, sikat siya pagkahari kay inguman ang Bible nga gi-anoint man siya sa Ginoo. Gi-anoint ba siya? Ingon ang Bible nga si David is a man after God's own heart. Wala ka na makita sa Bible, kapatid, na sinasabi ang kanyang description, a man after God's own heart. Si David lang. Why? Because although David sinned deeply, he did not sin repeatedly. Amen? So, noong si David na ang hari, nakahinumdum siya sa kaayo, sa gibuhat sa iyahang best friend nga si Jonathan. Familiar ba kayo sa story? Ang best friend ni David, si Jonathan. Si Jonathan ang spy, ug unsay buhaton ni King Saul, i-report niya kay David, ingon si Jonathan nga, Brad David, ayaw paglingkod sa lingkuranan ugma diha sa lamisa kay i-jabilin troka sa akong papa. Siya'y taga-report. Kaimigo man sila, mayroon man silang covenant. So, sa madaling sabi, si Saul at saka si Jonathan namatay sa gera. Ang nipuli, si David. Pero, si Mephibosheth, anak ni Jonathan, ingon ang Bible nga pag-transfer ni David, King David, sa trono, kadtong mga nakitira sa palasyo, they run for their life.
Kay patyon lang yun, kaya para wala may continuity, patyon lang yung tanan. So si Mephiboset, gidala sa iyang nurse, gibit-bit, nadalin as, kay bata pa man si Mephiboset, nadalin as, pagkadalin as sa iyang gatkarga nga nurse, si Mephiboset, nahimo siyang crippled, nahimong bakul. Dili na siya makalakaw, dili na siya makadagan, nga naman, kay nabali man ang iyang tiil. Crippled. So, to make the long story short, after 20 years, nakahinumdum si David sa kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kasi si David sa una, pastora man dito sa mga tupa. Asa ka makahanap nga ang promotion ni David? Instant promotion. Amen? So, pagka hari ni David, nakainumdum siya, kapag ka maayo ang Diyos sa akong kinabuhi, ang Ginoo ba maayo sa atong kinabuhi? Hello. Si Pastor Ernie o si Myrna, Pastor Myrna, akong isuon, nakaila ko sa ilang kinabuhi pagsugod nila diri sa Buangga. Hello. Many years back, talagang hirap, ang hirap ng buhay. Pero ngayon, pinagpala sila sa Panginoong Diyos. Amen? Hello? Ganun yung nangyari ni David. Na si David, dati, well, hindi siya kilala. Wala siyang kinabukasan. Pastor siya. Gipili biya itong mga anak ni JC. Asa man ani mayong tao nga mupuli ni Saul. Wa biya siya giapil sa pagpresent sa iyang papa. Dito na siya sa daruhan. Tama, hindi. Hello. Outcast si David. So muna nga, pag-analyze ni David, nga nahimo siyang hari, unya, na-enlarge pa niya ang yuta sa Israel from 6,000 square kilometers into 60,000 square kilometers. Na-will known si King David. Siya na'y nag-control sa sundalo, ang asawa niya, prinsesa. Siya na'y authorized na mag-command sa Judah at saka Israel. Dili, basta-basta. Sa una, ang command niya, karabaw raman og mga baka, kanina mga tupa. Karon kumpleto tanan. Amen? So when he realized na ang Ginoo maayo niya, nakahinumdum siya sa iyahang best friend si Jonathan. Ngayon siya, Ginoo, pagka maayo nimo sa akong kinabuhi, ang Ginoo igsoon, napaka maayo kay, can you imagine, daghang tao langita o kaluwasan, wala sila kakita o kaluwasan. Kita makasasa, you know yourself. Amen? Kilala mong sarili mo, kapatid. Hindi tayo naghanap ng kaligtasan. Pero ang kaligtasan, ating nasumpungan. Somebody share to us the Word of God at tinanggap natin si Kristo. Kapatid, get this one. Nagsulwining ako sa Tandang Sora sa UP. Sabi ko sa lalaki, taga UP. Ano mga UP? Bright man na sila. Ako, nag-aral po ko sa UP. UP ang mga gulong sa vulcanizing. Hello. Ingo sa kanya, sir, pag namatay ka, asa ka paingon? Isa, di ko alam. Sabi ng Bible, pag namatay ka, kung ikaw magbayad ng kasalanan mo, itatapon ka sa impyerno. Revelation 21 verse 8. Pero, dahil mahal ka ng Panginoong Diyos, kung magsisi ka ng kasalanan mo, tanggapin mo siya, magiging anak ka ng Diyos at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at pupunta ka ng langit. Ang sabi niya, Brad, kahit sabihin ko man sa iyo na tanggapin ko si Kristo, but in reality, hindi ko siya tinanggap, wala rin kwenta. Ano magawa mo? Sabi niya, ano magawa mo? Tanggapin ko man, pero in reality, hindi ko siya tinanggap. Ang ibig ko sabihin, kapatid, na napakaraming tao ngayon, billions,
konti lang nakakilala sa Panginoong Diyos. Amen? If you look at your Bible in the book of Philippians chapter 1, ang mga angels, ang mga propeta, nangita sila o galuwasan, wala sila makakaplag o galuwasan. Ang mga angels, ang mga anghelig soon, usra ka sala nga mabuhat, inighuman sa sala nga mabuhat nila, wala na'y forgiveness. Ang angel, anghel, o makasala sila, once lang, wala'y forgiveness. Tayo, ilang beses tayo nakakasala, pero unlimited yung forgiveness ng Diyos sa atin. Amen? So maningon si David nga, pagka maayo sa Diyos sa akong kinabuhi, kinanglan akong suklian. Ningon siya, atong basahon, chapter 9. And David said, is there yet any that is left in the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Sabi niya, meron pa bang kamag-anak si King Saul nga akong buhatag maayo because of my friendship to Jonathan? Nangutana siya. Sa iyang pagpangutana, dunay usa ka katabang sa balay nga ang ngalan niya si Siba. Sabi niya si Siba, Sir, King, duna pa'y anak si Jonathan ang ngalan ni Pibuset. Nagpuyo sa lugar nga Lodibar. Ingon si David, adtoa si Jonathan sa lugar nga Lodibar, ipaanhi dinhi. Ang Lodibar, my friend, ito yung lugar na walang tanim na tutubo. Hello. Yung Lodibar, sinerch ko sa Bible, sa Google, itong Lodibar na lugar, ito yung place na wala na imutubo nga tanom. Desert place, walay, puro siya. Dili imutubisan, pagbutangan yung mag-fertilizer, dili imutubo ang tanom. Munay Lodibar. Nga walay ni puyo dito, kundi siya lang, o gatong gaampo niya. Ang Lodibar muna'y lugar nga ngit-ngit kaayo, walay ilaw. Ang tao nga walay ilaw, wala na siya'y kinabukasan. Amen? Si Mephibosheth, for 20 years, nag-suffer siya dito, walang pag-asa, nobody cares for Mephibosheth. Pero hari siya, in line to the throne, supposedly. May dugo siyang hari. So, for 20 years in the making, si Mephibosheth, wala siya pagkaon, wala, nobody cares for him. At saka, ang sabi ng Bible, walay tanom nga mutubo, walay tubig dito, wala, tanan, zero. Ingon si David ni Siba, at tua dayon, kuhaa si Mephibosheth. Pagtagbo ni Mephibosheth kay David, ingon si David, ikaw ba si Mephibosheth? Ingon si Mephibosheth, ako hari imuhang sulugoon, ako si Mephibosheth. Gakurug-kurug siya, kay kabalo man siya nga patyon siya. Ingon si David, Mephibosheth, ayaw kahadlok. Kay karon, dinhi na ka mupuyo sa palasyo. Ug mukaon ka dito sa lamisa hangtod sa walay katapusan. Amen. Hello. Ug niingon si David kay Mephibosheth, kadtong mga ari-arian sa imong lolo o imong papa, ibalik nako nimo. Ug ikaw si iba, kay daghang mangkag-anak, ikaw mag-cultivate sa agriculture, lahat ng mga tupa, mga animals, ikaw mag-cultivate, ang result niyan, ihatag nimo ni Mephibosheth. Hello? O si Mephibosheth,
dito na siya magpuyo sa palasyo o dito siya mukaon sa akong lamisa habang may buhay si Mephiboset. And then, ang anak ba ni David? Kasi anak ni David? Kinsa ang anak ni David? Si Solomon. Sino pa? Si Absalom. Sino pa? Si Tamar. Yung guwapa ba? Nag-rip siya ang half-brother. Tama? Hindi. Okay. Sa palasyo, pag mag-breakfast, dungan. Kita mukhaon ta, di mo ta magdungan. Sa mga hari, inigkaon nila, dungan sila kaon. So breakfast na. Dito na si David sa iyang pwesto. Iyang asawa sa iyang pwesto. Pumasok na si Solomon. Surod si Solomon, bright kayo. Diba? Bright kayo. Dahan kayo library. Sulod siya. Lingkod siya dito. Sunod po si Absalom. Absalom nga iyang buhok na puting ituma. Niya isog kayo. Ano na siya ito? Lingkod siya. Observe. Sunod. Niduol ni Ato si Tamar. Guwapa kayo. Guwapa. Lingkod doon sa lamisa. Sunod, ni doon sa breakfast, si Mephiboset, crippled, gadala og crutches. Pero, mga egsoon, si Mephiboset, in reality, siya ang in line to the throne by blood connection. Tama, hindi. Kahit nag-crutches siya, hinahinay siya, pero paingon dito sa lamisa sa hari. Igsoon, ug muabot gani ang kahayag nga si Kristo Jesus nga mo'y kahayag sa atong kinabuhi, bisan pag wala tay pag-asa before, ibutang ka sa Ginoo sa tamang lugar. Ibalik ka sa Ginoo. Amen? Nga naman, mauman ay atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, maayo gikuha ni Satanas, gibalik, gikuha sa Ginoo sa krus, siya gabayad. Igsoon, karong adlawa, di ba, sabi nila, Holy Week, Holy Thursday and Holy Friday. Mangutana ka bisag kinsa. Ngano man nga si Kristo namatay man sa atong kinabuhi. Unsay tubag? Hello. Ang tubag simple kayo. Ngano man nga si Jesus namatay man sa atong kinabuhi? Ngano man? Napakasimple ang bisag bata, matanda, napakasimple ang sagot. Because Jesus loves us. Amen? Igsoon, hello, makinig kayo mabuti. Kung ang answer mo, maura na, mo backslide ka. Nganong namatay man si Kristo? Kasi mahal niya tayo. Kapatid, yung word na why, ikumpara mo sa word na how, malaki ang difference. Amen? Yung why, siyempre mahal niya tayo eh. Pero yung word na how Christ died, malaki ang effect nun, malaki ang difference. Si Kristo namatay, kapatid, kung paano siya matay. The Bible says, He came into His own, but His own received Him not. He was betrayed by His own friend. Bininta, 30 pieces of silver, ipinako sa krus, dinuraan. Hello? Nilatigo siya, pag latigo niya, inigbalik sa latigo, mga langkat niyang lawas. Ang sabi ng Bible, kapatid, please forgive me, yung Diyos-Diyosan sa Katoliko, dili na mao ang Diyos sa Biblia. Hello?
Kanang Diyos sa mga picture dili na mao ang iyang naong comely man gusto man na nimo. Ang ingon ng Bible Isaiah 53, walang beauty, there is no beauty that we desire of him. Naguba ang iyang lawas para ta maluwas. Hello. Amen. Mahirap yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross. Hindi lang yung why, kundi how Christ died for us. Amen? Kapatid, get this one. Ito tayo magwawakas as a conclusion. Ito ay true story sa New York, 1940. Yung mag-ama, ang negosyo nila is painting. Yung painting na pinag-usapan dito, millions of dollars ang amount. Painting ba? Diba ating dating first lady, si Imelda, may mga painting siya na mahal? In 1940 sa New York, ang negosyo ng tatay at anak, painting. Very well known sila. Dumating yung gera, talagang ini-enforce na yung anak ng mayaman, magiging sundalo sapagkat yun ang protocol eh. So kinuha yung bata, yung anak niya na binata, dinala sa gera. Pagdating doon sa gera, namatay yung bata, yung sundalo na binata. Pero bago siya namatay, mayroon siyang kaibigan na sundalo na sa ilang gera, kay mahusay man mag-drawing tong iyang anak, kay mugo ito ilang negosyo. So nikuha o canvas sa ilang uniform, katong iyang amigo na sundalo pod, nikuha o canvas, habang nagpahinga sila, nag-drawing katong anak sa dato nga painter, painting ang kanyang negosyo, gidrawing niya ang ano, nag-drawing siya sa piece of canvas sa kanilang uniform. Gidrawing niya. Gihatag niya siyang amigo na siya'y perma. So, sa gera, namatay yung binata na mayaman, anak ng mayaman, sa mayaman din namatay. Ang sundalo na kaibigan niya, buhay. Niuli dito sa ilahang lugar. Nag-report. Sabi niya, sir, ang anak mo namatay sa gera. Pero, naa siya'y gibilin nga ipahatag nimo muna yung gidrawing, katong gapahulay may gidrawing. Ihatag niya sa papa. Ang papa, nga mayaman, naghuol. O niya, pag-uol sa papa, namatay ang papa, namatay pong anak. Ingon ang tatay, sa buhi pa, ibaligya na lang ning tanan nga paintings sa kung sino man ang bibili sa iba't ibang bansa. Kaya sikat na sila. So, pinauksyon. Pinauksyon. Pringon ng tatay bago namatay, itong kapirasong drawing ng anak ko, isama mo sa auksyon. Alam niyo yung auksyon? Hello. Isama niyo sa pagbenta. So, marami pumunta, taga New York, ibang bansa, taga iba, taga Europe, ibang bansa. Marami pumunta doon sapagkat pinaka number one sila na painting na ano eh. So, pag-abot dito, daghan ng mga dato ang mapalit sa mga painting na gihimo nila kapit yung mahala man kayo. Pero katong painting sa drawing siyang anak, di-appeal o auction. So, daghan ng mga tao, ingon tong moderator, kinsay mapalit aning gamay nga drawing. Kaya ang procedure, unahon itong gamay nga drawing. Kinsay mapalit o $100. Ingon sa, di rin na mo kinahanglan na, pangit yan, pangit pagkagawa, tapon mo na yan. Alisin mo na yan. Doon tayo sa magagandang paintings. Ingat siya, ang rules dito, dapat ito talaga ang unang makuha, mabili, and then everything will follow. Kinsa makuha ng paintings, $20, wala ni kuha. $50, wala ni kuha. Kinsa makuha, $50, wala ni kuha. Ilabay na kay pangit yan. Kadtong iyang amigo nga buhi, nga sundalo, ingat siya, sir, ako ana ng kwaon, $100 kanang painting nga gihimo sa anak. Okay? The auction is closed.
ang painting na gamay, gikuha sa sundalo, $100. Sarado na. Nagreklamo itong mga negosyante. Ano ba yan? Nanggaling kami sa Europe, galing sa ibang lugar. Bakit? Sarado na. Dapat nabili namin yung mga paintings na mamahalin, millions of dollars. Bakit sarado na? Ningon ng moderator, ang sulat sa last will and testament sa tatay, whosoever got or get the drawing ng anyang anak, takes it all. Hello. Kinsa kato'y makapalit sa drawing sa iyang anak, bisag maot, maoy makatag-iya sa tanang painting. Hello. Igsoon, inigdawat nimo ni Kristo Jesus, maangkon nimo tanan. Makabaton ka kinabuhing dayon. Makabaton ka og kalinaw sa kinabuhi. Makabaton ka kapayapaan, forgiveness of sin, at merong mansion sa langit someday. Why? Because you received the Lord Jesus Christ in your heart. Mauna nga daghan karong mga mipibusit, igsoon. Nga duna, tua pa sa kangit-ngit, wala pa sa kahayag. Ang Diyos nangita silag siba, nga mo'y mutudlo asa si mipibusit. Ingon ang Bible, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Can you imagine, kapatid? Yung tatay mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, kamag-anak mo, best friend mo, co-workers mo, hindi mo masira ng gospel pag namatayan sila, saan sa pupunta? The Bible says, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ikaw langit ka, sila impyerno. Kaibigan, by God's only grace, I won my family to Christ. By the grace of God, I kneel down. I am not lying to you. I am kneeling down every 12 o'clock and 1 o'clock in the morning, begging God's mercy, Lord, please save my family. And God saved my family. Why? Because God answers prayer. Amen? When you take the Son, you can take it all by the grace of God. Amen? Shall we stand? Ating tawagin si Pastor Ernie. Hello. Asan siya? Pwede ba ta mag-invitation? Nagpasalamat ta sa Ginoo nga giluwas ta. Amen. Kung ikaw nalipay, magpapasalamat, you can come to the altar and kneel down and just be thankful to God. Lord, salamat nga sa kabila ng aking pagkamakasalanan, tinanggap kita, tinanggap mo ako, at binago mo, Panginoong Diyos, sa aking buhay. It's always by the grace of God. Will you come to the altar, please, and kneel down? Lord, salamat. Ingon ng Bible, come now, and let us reason together, see the Lord. Though you sin be as scarlet, they shall be white as snow. Maring marami ka pang kaibigan sa eskwelahan. Kamag-anak, hindi mo pa na-share ng gospel. You can only do that by asking and begging God's grace to use you. Amen? Would you like to come to the altar? Pastor. This time is the invitation to come forward if you want to be prayed for today. You know, my brothers and sisters, ang ating mundo growing na at masabi natin malapit ng katapusan. When you go back to the history, last month
when Turkey having that lindol. In the first day, ang namatay, 2,000 plus ang nahukay. After 1 week, umabot ng 50,000 people died. Sinisi ang mga engineers kung bakit ito ang mga building nila di na matibay. But to tell you, that is God's judgment. Dahil ang lugar na yun dati, para bang ayaw nila si Kristo. Lahat ng lugar na ayaw si Kristo, in these last days, the Lord will pour out His judgment. Alam niyo ba kapatid, ang ating mundo, ang Kristiyano mayroon tayo, we have that only 2.7 billion against 7.8 billion people in the world, 2.3 billion Muslims, 2.7 Christians. But to tell you, sa mga Kristiyano, ang dami pang Christian in name but not really a born again Christians. Ang ating goal sa ating fellowship na ito, kapatid, kung bakit ba in-invite natin itong kapatid ng nanay ninyo, itong taong to, nakita ko siyang he is very, para bang compassion niya yung soul winning, one-on-one evangelism. Di pwedeng tayo na naligtas sa ating Panginoon. Upo, nag-upo lang, walang gagawin sa ating ministry. Ako'y natuwa, itong ating Pastor Genoa sa Manila, panay, araw-araw, nag-text na ito bishop ang ginagawa namin. Brothers and sisters, tonight, this is our renewal of vows. Within one day, tomorrow, from 7 to 7, kapatid, ating ibigay ni Lord ang lahat natin dito. Alam ko, malayo ang ating lugar. Gumastos sa ng pira kison. Daghang nagastong kwarta diri. Not only piso, but 1,000. But why we came to this place? Because we wanted to have that unity in spirit to touch the goal that we have. We have that goal. Our goal is win soul and make disciples. Ako'y nagulat, kapatid, dahil sabi ko, Lord, in 2025, ang target namin, Panginoon, sana para sa iyo, abot kami ng 20 mil. Dumikrist ang taon ng gusto, kapatid, because of problems, si Alisan sa tasdatin, kapatid. But praise the Lord, even though that's happening in our churches, but still we stand because our God is alive. Hallelujah! Ating palakpakan si Lord. Praise the Lord, praise the Lord. This is our invitation. If you want to be prayed for tonight, pastors and leaders, just come and say, Lord, here I am. Gimbit na ka na akong karoligsoon dool sa tubangan. Ang Diyos mag-a-bless na to. Forget your problems. Forget finances. Because our God has everything for us to fulfill our dreams in this last days. Kapatid, just raise your hands. Itaas ang atong tanang kamot. Hallelujah, Lord. Come on. Raise your hands and give your life to Jesus Christ. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is you can shout and give your commitments to God right now. We are just
not coming here just to have pasal-pasal, but we came that to worship and honor the King of Kings and the Lord of Lords. Yes, I just want to speak Lord. The name of Jesus. Over fear in all anxiety. Singing song. To every soul captured by Baba. Depression. Sulti ang Diyos ka nun. Ine sa Ginoo, ni ako, akong ihatig ni mo, ang akong kinabuhi. No matter what, because I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Itaas imong kamot. Follow me this Cebuano prayer. Among Dios nga amahan, follow after me. Ni ako Dios sa imong atubangan. Kay akong nasabtan ng imong pagbalik. Aron imong kuhaon kami ning kalibutan nga puno sa mga problema. Walay kalipay, walay kalinaw. Apan salamat Ginoo nga nasayod kami nga ikaw ang tinubdan sa kalinaw o kalipay. Ampo kas imong sarili karon. Come on! You can shout in praising the Lord. Our time here is not limited. You can worship Him right now in spirit. Karong panahon na ihatag sa Diyos nimo ang tanan nga imong panginahanglan according to His will. Our God wants to empower us tonight by His Word, by His Holy Spirit. Today is the day that we can stand even in trials. Come on! Salamat sa kalaugan.
Salamat sa grasya ng Diyos. Kaigsoonan ni ata para ma-empower sa pulong sa Diyos, para ma-strengthen ang atong pagtuos, Ginoo. Tomorrow, you will know unsa kamubo ang atong pagpuyo ning kalibutana. Daghang kalamidad, daghang problema ating bansa, ang atong kalibutan karon. Just come back tomorrow. Then you will be informed the situation of our world today. Atong palakpakan si Lord. Hallelujah. Makalimut ang tanan. Salamat, Pastore, sa word. Sa dili pa na ko yatag sa atong lain nga musulti murag natay pinali karon. Mga igsoon, we were expecting to have that 1,005 coming. Nakasabot yun ko sa atong mga kalisod kay karong panahon na ba? Pero ay kabala ka mo, ang inyong gigasto paingundiri, pauli, ang tanan, dublihon, pagbalik sa atong Ginoo. Ang mga may sakit, ayuhon sa Dios. Ang wadaluwas, maluwas. Ang walay kwarta, makabuot ba ito nag-blessing sa Dios. Ang atong fellowship, not only nga malig-on ta, also coupled by blessing financially. Ugma, atong gituyo ning ang atong fellowship, huy bisanto, binisanto, kawalay abli ang mga mall, ugma, di mo makalaag. Salamat sa Dios. Unya, ugma sa gabi eh, siguro, it depends upon the schedule natay sending out sa atong new leaders. Then tapos igsoon, on Saturday, ang mga leaders, yung people sa atong center o ang mga pastors dato dito sa poolside ni Patlim, dito ta maghimo sa atong meeting. So mga pastors, wala usay maguli o Sabados buntag, palihog lang. Maluoy mo na ko. Ang atong departure, ha? Sabado, sa hapon. Ayag ulig buntag, kaya di kaibli sa Dios. Mayong gabi, eh, natong tanan. Amen! Wow! Grabe si Lord! Thank you so much for the word, Pastor.